Vengeance. Basta na yung English Tinagalog ko lang. 5 seconds nagkamali, till the yun, enemy reaches ganun. The battlefield. Smash them! Basta nalimutan ko eh. Pero may sinabi siya nina na ano. Deployed. Parang isang pagkakamali lang mistake talaga. Parang ganun. Parang ganun, parang ganun. Parang ganun, di ba? Parang ganun. Nalimutan lang sinabi mo eh. Pero kakaiba na mag-joke si Ate Shante. Kaka-just ML lights natin yan. Pero ito para sa lineup ng ML ako, Doll with a Kufra. Torres para sa Gatot, Chatka. Chango naman para sa Harith. Cho ang gagamitin ni Rem at Hayabusa for Tira. Oh, tama nga naman si quiz mo. Alam namin na sa Realme si Dogs. Ano yun? Kaya lang may Facebook? Oo nga naman, no? Tama nga naman. Tama. Ito na, para naman sa SGD Omega. We have here, Claude, Lunox, Mincitar, Leomord, and Akai. Yauna! Game number 3! Ayoko na dito na yung masasabi ko lang ulit yung mananalo dito, panalo na. Basmat, pakain ka naman. Pero dito mananalo sa bottom dito, name, kung hindi i-co-contest dito ng MLO ako, ang turtle or a crab na kinukuha dito ng tatlong players from SGT Omega. So, na-secure dito ni Carl Teezy. Ito na, nako po. Tama nga, abangan lang dito. Guys, wala kami alam dun sa tawag ng tangalan na yun. Mungubo na tayo. Ano kasi kami, tawag dito? Jimmy. Hindi, wala tayong TV. Wala tayong TV? Jimmy. Sira yung remote ng TV namin sa likod eh. Sira yung remote ng TV namin, guys. Hindi na nga updated eh. Updated ka pa ba sa mga palabas? Ganun yung gitong kadena? Hindi ko din pinapanood yun. Pero first blood, ako napakita pa yung hindi natin pansin. MLO ako nakakuha niya. Oo, oh, yung gintong ka din na pinaparoon ni Taylor din. Oo nga, yung nga din yung ano yun, hindi ko alam. Pero nagtitrend sa Facebook eh, pero ewan ko kung ano. Mga palabas ngayon guys eh, alam niyo na. Cardo yun, hindi pa daw tapos hanggang ngayon eh. Oo, oh, ilang taon na ba yung ano? Kung gano'ng katagal na shoutcaster siguro. Hindi katagal yung pang-probinsyano. Naku po, para doon na. 3 years na yata, feeling ko 3 years na. Pero ito, level 4 na ating Berbiel, Wave to Dragon na si Papa nga, Bouncing Ball, ay tatawagin ni Tito na ML ako, uy, walang pupuntahan, kaya revive natin against 3. So easy pick up there for ML ako with a 2-0 score, 2 minutes and 40 seconds into our game. Oh, eto na, naupo, 1-1 na nga ang ating skang series na dito, nag-tie sila. Pero bottom lane turret has been destroyed mga kaibigan, nakakuha doon ni si Harith. Naku, what a beautiful. Kadena ng ginto, ayun. Ano mo sabi natin? Gintong kadena. Ah, kadena ng ginto pala. Kadena ng ginto. Hindi naman namin alam, pero yun. Wala ka kasi kami TV, pero like, pero kasi kami Facebook, kaya alam, may idea kami sa mga ganyan. Mali-mali lang. And mind you guys, nga pala si Kuya Chango natin ay, Chango ay top 3 Philippines Harit. Ayun, nga, mga kaya naman pala, Kuya Chango. Hindi ko na alam, nag-ano na. Si Thanos daw papatay kay Cardo. Paano yun natalo si, ano? Si Thanos itong ilaw, pero naipit. Naku, good play there for SGT Omega. Install kill for them, bouncing ball. Di yata makakatakas, pero nakatakas pa rin dito ang atin. Di makakatakas, pero nakatakas. Gusto ko talaga ay Ate Chantel, guys. Mukhang hindi makakatakas, pero nakakatakas. Kapit lang. Kapit lang, mga kaibigan. Di siya, kapit lang sa cellphone. Ako talaga, ayan, mga taga-bundok. Hindi, ganun nga, ganun kaming sobrang taga-syudad. Tawag-tawag na sila. Ganun, talk and text siya, gintong kadena. Hashtag, just ever life. Just ever life. Guys, ganun kami ka-manilenyo. Di namin nanonood ng TV, puro kami social media. No? Gintong kadena na si Kai. Uy! Puro ano kasi tayo, puro Facebook eh. Kaya na sinasabi ko sa inyo, tigil-tigilan natin yung kaka-Facebook, mga ID. Hindi na-ibig dito. Na, sayang. Sayang yung ano. Bakit kaya binalik niya kaysa inipit niya na lang? Dati hindi na siya gumalaw. Oo, ibit yan kung di siya gumalaw. Dapat iipit pa niya sana. Dapat inipit niya dito sa ano. Oo, yun, inipot pa niya eh. Baka pili niya lumiliko yung ipit niya. Baka binasin niya sa katawan niya. Kasi medyo pa ganun yung dyan ni Akai. Oo, ginaganun niya. Sinisiko niya na. Sinisika. Double-double. Ito na mga kaibigan. Pero... guys, move on na tayo doon. Nagkamali na kami. Sa top and text siya. Sorry na.
So 5 minutes into our game 3 itong ating score. Kita natin dito na nagkakaroon na nabakbakan. Pero for the gold lead, dito ang MLO ako. Ay, sa side na MLO ako. Ayan na nga po. Pero pareho lang ang ibig sabihin yun, yung title na nasabi namin. Gintong kadena. Kadenang ginto. Oh. Oh, pareho lang yun ah. Oh, gintong kadena. Ba't bobo daw tayo? Di, okay lang. Joke lang, joke lang. Joke lang, ay bobo daw natin. Pareho lang naman yun eh. Huwag nyo na kami awayin, guys. Di lang kami nakaparod ng TV talaga. Pero promise, dahil kinorek nyo kami, mag-i1 TV namin. Okay. Mag-unsubscribe na kami sa Netflix. Subscribe tayo sa i1 TV. Para sa inyo. Okay, papanoorin ko yun, mga kaibigan. Pero ito na, 3-2 na ang ating score dito, mga kaibigan. 6 minutes on to our game time. Medyo... maano na naman ang laban nila, yung parang ang cold. Oo, hindi ganun kaano yung abang-bakan. Pero dito, labang sa tower push, ang Emilio Acuso, both the top lane and the second. The bottom lane ay nasira na dito on the first tier. Yep, item check daw, direct. Item check tayo dito. Yun! Ito na nga mga kaibigan. Oh. Yun, so wala din lahat na may boots ulit. Calamity Reaper, so yung dalawang mage pala dito yung may first launch attack. So for that, kayong uunahin niya is the Athena. Uy, pinaso ka! Nauna rin hanggang saan? Grabe! Uy, grabe! Hindi nalang din tinuwi ni Kuya Chango sabay takata! Oh! Nailalim ng tore! Forward! Tatlong dash pa ba? Tatlong dash pa punta, tatlong dash pa. Dash pa balik. Follow pit din naman nun. LA Walk ang kanyang tawag doon. Ito na! Ultimate deal! Nakatalawang tinamaan! Ako po! Damage here! For Nail Dalus! Hindi na natin kumakatapos sa ako. Pihit lang din pero killing spree. Oy, ganda na pahamok dito ni Paul. Lapitas pa nga. Kahit may King's Calling yan, baliwala yan. Pero sarang yung Mines Visitor doon. Muntik na sa abilang banda. So that's going to be a 2-for-1 trade. 4-4 ang ating score dito. What an intense fight. Again, ang pinapakita for the game number 3. All 3 games natin, mga kaibigan. Ayun lang. Abuti na lang sumama si Heath dito. Sa Clash trying to save. Leomord onto the top. Grabe. Request backup. Sakto yung ano, sakto din dun yung pagkadating ni Akai. Sayang yung for ano, for the Harit, isang first kill na lang sana maaari na mamatay yung dalawang players ng SGD Omega. So comment pa rin dun ng SGD Omega from escaping the damage na binato kanina sa kanila ng MLO ako. Oo, tama mga kaibigan, pero heto. Hop, for ganda ng laban na naman to mga bestie wap. Pati ito pa. May turtle. Last and final turtle of our game. Hindi pa ako makukuha ng MLO ito mga kaibigan. 3K gold lead na rin naman tayo dito. In favor of MLO with an 8-minute game time. Pero 4-4 pa lang score. Parang ang lamig talaga. Nalaban nila simula pa kanina. Game number 2, game number 1. Ganun din. So ito na. Last and final turtle of our game. Nakuha na ng MLO ako. So tiritiritso ang pagka-snowball ng pera nila dito mga kaibigan. 3K gold lead. At dumami pa nga. Nakupo. Ang SGD Omega Reader really just have to defend this game. Hintayin lang tumaba si Claude, punit panigurado ang MLO ko pag si Claude. Parang game number 2 lang kanina, nagka-item yung Claude. Punit, nabaliktad pa. Ang kasi sakit. Oo, matagal. Kanina ang mahayabusan naman is SGD Omega. Nagkapalit, nagkapalit. Ang Claude naman dito, ang SGD Omega this time naman. So tingnan natin kung sino ba mas malakas, si Cardo, si Lito Lapid. Mga best to up. Ba, kakamutuwa din yan, din yan. Sa kalabay ang promosya, si Lito Lapid. O si Coco Martin. Si Coco Martin. Yeah. Yung 4-4, nagtatago. Ay, Divine Glaive for Carl Tizzy sa kanyang lunong. So, kita natin, ha. Favorite item yata ni Carl Tizzy yung Divine Glaive. Kanina din, nag-Divine Glaive siya agad for the Kagura. Nahila. Pero takas lang. Napag-purify, sabay bouncing baby ball. Mga kaibigan, mabout na. Talagang hindi nag-commit sila sa isa't isa, ano? Mga teamfight. Pero good hila there sana for, ano, for the Minsitar. Medyo na ano lang yung Hurricane ng saglit. Kaya nga. 4-4 ang ating score. Dito, 9 minutes and 23 seconds into the end. Ganyan lamang ang MLO ko pagdating sa gold. Pati na rin sa objectives na pagta-tower push to endless battle for Tira sa kanyang Hayabusa. So, Tira again, using an offlaner instead of a mage. Yup, tama ka dyan. Pero tingnan na nga, no? Nag-ibang role ni Kuya Tira natin dito, ah. 20 seconds na lang. May level 1 lurk na. Now, wala nang chance nito para sa MLO ako. But the only thing here is wala silang marksman to rush it out para marash ang level 1 lurk. Pero other than that, makakapag-lurk sila dito.
if they really wanted to, kasi napipressure nila yung lanes ng SGD Omega. Not Lord, unless i-contest na lang ng SGD Omega to. Pero ito na nga, narinig din nila, napalabas na ang Lord, ipipressure lang din nila ang middle lane, pipress to press. Fake Lord pwede, fake Lord din lang nila to. Mahirap kapag in-initiate talaga nila kasi pag pumasok yung Lord pa nagkasabay-sabay, mahirap na sila. Sa item kanina ni Harith, mukhang magfe-feather din siya. May attack speed siyang ano eh. Ayun o, yung dagger na isa. Oo nga, no? Tama ka dyan. Uso yata ngayon yung feather, no? Oh. Kasi even for Esmeralda, nag-feather. Yun yung pampataas ng, pambibilis ng attack speed. Pero, tinry ko yan. Ang alam ko, sa Harith, tas di nagagana yung crit. Oo. Di ba ginawa ka yan? Di ba? So, baka mag-ano siya. Feather, pero hindi na siya mag-ano. Kikrit, mag-berserker's fury. Hindi na siya mag-tama, oo. Baka, depende. Baka ganun nga yung ano niya, yung ano niya. Pero tingnan natin. Gusto ko lang kung baka nag-bug lang yung sa akin o baka na-fix na. Pero nung dati, tinry ko yan. Hindi na nag-crit. Hindi ko mo na yung workout. Hindi yung ano ko. Yung sa Chrono Dash. Oo. Ah, nag-crit na lang yung ano, yung first skill. Pero yung sa hit ng Chrono Dash. Hindi na. Wala na, oo. Tingnan na lang natin. We'll see. 11-11 na naman ang ating game time dito. Grabe, 11 minutes na. Pero kita nyo, matipid sa clash yung nga nangyayari dito. Oo. Itong ano, mga talagang napakaingat tayo sa team. Oo. Talagang objectives lang din yung ano. Yung, ang problema lang dito for SGD Omega kasi mabilis mag-clear ng wave ang Hayabusa. Oo. So pa yun, no? Yun nga lang. Doon sila nalugi. Pero, we'll see. 11:36 ang aris score. Ito pa, Way of the Dragon pa nga dito, mga kaibigan. Oo, ito na at nakakuha na Yurik Intense Legs sa turn na. Wala King's Calling, inilapag. Pero dahil may immortality siya, buhay pa rin. Pero mapapapatay pa lang po. Intense naman ang laban ito, Light Orb. Para ay Lunox. Tama si Tira lang dito. Now po, ito naman si Don. Naiwan na nga mag-isa. Pasok in si Kuya Torres. Now po, napatay na si Levi. Has been shattered down. 2-for-1 trade pa lang. Wala Killing Spree. Para naman dito. Kaya Lunox, mga kaibigan. 2-for-1 lang. Sabay disengage. Naman ulit 20 minute na ating game time, 5-7 pa lang score. Very unusual, maingat sa isa't isa, no? Grabe. At saka ang tagal ng clash na yun. Oo. Wala din ano makapag-finish kumbaga kung sino nag-initiate, hindi din sila masyado nakapatay. Oo, hindi mo din naman. Oo, hindi na ano. Maingat din talaga dito yung SGD Omega kasi alam nila na pag nag-engage sila ng team fight, mahirapan sila. Oo, sa pa yun. Siguro ano no, mas para mas okay kung naga-damage din yung ano or kaya naka-support yung Mincitar. Oo, no? Para pwede. Masakit din yung kanyang ultimate. Kaya nga last ngayon din magbibili pa ng Blade of Despair, tas Thunder Belt, tapos Endless Battle, tas lahat attack item. Mm-hmm. 'Di ba no? Lahat buhay niya ano, tama. Endless Battle, Belt, tapos Blade of Despair, tas lahat na tank. Para masakit din yung kanyang mga skills. Oh, para paghatak niya, paghampas niya, pak, patong yung Thunder Belt tsaka yung Endless Battle. Diba? Ito for, ano naman, for MLO ako, naka-Wings of Apocalypse na both the Cho and the Mincitar. Kaya, Wings of Apocalypse na rin sila. Excited out dito sa magiging outcome ng game number 2 nito. 1-1 na rin kasi, last and final round na to. So, it's either do or die na sila dito. Mm-hmm. Diba? So, pero ngayon, so far guys, lamang ang MLO ako, parating sa gold, parating sa flow ng minion. So, ang lumamang lang SGD Omega dito, pagdating sa KDA score, sa kill death, 5 kills sila, 5 deaths pa lang ng SGD Omega. So, 5 kills pa lang naman ng MLO ako. So, we'll see, tingnan natin, with a 14-minute game time na nga itong tutusin, eh, medyo late na to ha. Medyo late na to mga MLO, nagpapasok na lang ano to, na overtime. Okay, si Lure. Ano? Tage, naot ka lang dito, Lure. Oo. Share mo na rin. Share mo na. Porque famous ka na, hindi mo na sinishare yung live namin, no? Kung nabibigay rin ka na ng ano? Hmm? Chicharo. Nasipa dito, Mincitar. Ako naman, tingnan natin kung mapapatay ba si Ipan. Hindi makakatakas, pero King's Calling ay tinawag niya. Boom! Ulit, on the three-hit, pero kuya siya ako natin. Tinawaan! Pero Hayabusa taong pulis natin ako kung mga magkakapatay pa ka ito. Down. Dalawa na lang ang natitira na players dito. Eh, pinagigigilan ito lang naman ang Azaman Force. So, grabe. Ayun! Basag pa! Ultra bottom lane mga kaibigan. 8-8 ang ating score. Naku po! Delikado! Ang SGD Omega dito. Naku, at tatlong napatay for a trade na isa lang ang nakuha nila.
Sayang, ESGD Omega. Eto na, level 2 Lord na. Level 2 Lord na. May Feather tsaka Thunder Belt para sa Harry. May na Feather tsaka Thunder Belt. Kasi diba usually, after ng salamit ni Reaper, dediretso ng Berserker's Fury. Oo. Tapos concentrated. So, dito for Chang'e, may yung kanyang build for the Harry. Or baka ito na yung bagong build for Harry. Baka. Guys, tingnan natin. Tingnan natin pag nag ayun, din nagki-crit yung Chrono Dash niya. Pa. Pag hindi siya nito. Ano? Yung ano na lang. Yung first skill na lang. Nagki-crit, pero bumilis yung kanyang ano. Tira. Yung tira. Oo. Tsaka parang bumilis din ang kanyang movement ko, ano. Wala ano. Pero bumilis nga yung normal hit niya, ano. Sa isang dash niya, dalawang palo magagawa niya. Ha? Thunder Belt na para sabog na sabog. Pwede din. Bagong build nga naman na pinapait din. Iba naman, actually di naman bago. Yung Feather lang yung nabago sa paningin ko. Nauuso ulit si Feather ngayon. Pero malupit yun kay Guinevere. Grabe, tas naka, ano. Tas naka, concentrated energy. Suntok na suntok. Psycho Ball na Psycho Ball. Oh, Psycho Ball. Ibang hero pala yung pungo. Ano yun? Anong hero? Hindi ko nga din alam. Uy, nakapag-ultimate. Nakatakas pa nga yata. Uy! Uy! Nakatakas! Hindi, namarkahan yung Hayabusa doon. So, apat dito. Pero may health ng Lord. Ito! 3-man knock-up for the ultimate. Di ko to-chat ka natin dito. Nasipa. Uy, Electra na nakapatay na isa. Makakapatay din ang Lord. Depensa Marino. Depensa Marino. Na-depensa. Kapit lang sa cellphone. Kapit lang sa cellphone. Oh, pero si Chango na lumapit sa inyo. Ako na lalapit. Iniilang ako, ako nalalapit. Kumbaga, papalagyan kasi wala namang King's Calling eh. Diba? Pwede na siyang pumalag ng 2-2-10. Pero yun nga lang, dalawa ang napitas dito. Kompleto pa rin ang SGD Omega, but still well defended para sa kanya. Pero yun nga lang, hindi nabasag ang Nexus Tower dito ng SGD Omega. So another 2 minutes. Overtime ulit tayo dito. So, tan 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 tan. Ito na, naibit pa nga mga kaibigan, saan ka pupunta? Yo, Mesty Wa, pero ito na, may immortality. Pasok pa rin si Gatot, pero ito na, gusto pa rin pumalag. Gudatop, ito nga, napatay Chango na, hila pabalik sa pagkabata. Dalawa ulit, napatay sa MLO ako, pero kailangan lang depensa ng base na to. Dahil yun nga lang, binabasag na ng minion, pili ka na lang, Levi, alin dyan sa dalawa. Oh, buti na lang. Yun yung isang, yun yung error for the side of SGD Omega, ito. Bouncy Ball, kayo natin, tatuloy na ni Kuya Hit. Oh, that's okay. Mabas sa mabablog network. MLO ako, knowing na merong Hayabusa on the top lane. Patingin ng Hayabusa, tsaka, oy, na-ultihan! Oy, oy, tower lang tower! MLO ako! At? Nakaganin yung ano nila, oh. Wait, grabe, speechless ako dun. Nakaganon yung Hayabusa nila. Parang may sapi. Lupit, lupit, lupit. Galing, galing, galing na pinakita ng team.